Alright, magandang gabi sa inyo mga kababayan. Kamusta po uli kayo? Ito po inyong paglingkod, Johnny the Bagger. Ang bilis niya is getting popular, si Takeru Miyamoto. Nako, nakita niya na ngayon sa notification, meron siyang violation ng community guidelines. Diba? Etong si Maring Alicia, si Maring Alicia naman din ho, nakaka-receive din niya. That's why she decided to create multiple accounts. Pag naka-receive siya, tigil muna. Oh, ganun ang ginagawa nila. And then move to different account. Ganun lang ang ginagawa nila. Ako naman, binabantayan dito ng aking mga videos. At pagka merong makita, oy, I love you, Lolo Epin. Oh, diba? Oh, we love you. Dito sa ating channel, welcome ho rito, yung mga dissenting opinion. Yung mga okay lang naman na mag-dissent tayo eh. Walang problema dun eh. This is a democratic country. Pwede nga kayong mag-skip ng ads. Hindi ko pinuforce na don't skip ads. Hindi ako nag-vlog para sa ads. Para sa revenue lang. Oh, I'll be a hypocrite pag sinabi ko ng hindi ko kailangan ng revenue, hindi ko kailangan ng pera. Mapaka-hypocrite ako naman. Of course, kailangan ko yun. Diba? Kailangan ko yun. Oh. Ah, wala bang ano jacket si JJ Kojima? Alright, so hanggang dito lang muna mga kababayan. Na maraming salamat sa inyo. Magbabasa naman ako ngayon ng mga comments ninyo. Okay, so ay, batang mataba, halika nga rito. Halika rito, dali. May nagre-reklamo sa'yo, nagagalit sila sa'yo. Because you're too loud. Come on, Benaki. Abot mo, samahan mo siya yung wire. Baka mahawakan niya yan. Benaki. Dali. Lapit. Teka ha. Ano niyo mga kababayan? Teka, may request dito si Arturo Ibuan. Ay, teka. Saglit po ha. Meron isa. Eto. Si Romelo. Halika rito. Ronelo Pangilinan. Nako. Oh. Ay, nako. Siglit, Ronelo, ha? Ay, itong aking baboy. Oh, ang duck mo. Ayaw mo kay duck ngayon? Oh, tumayo ka rito. Ayan, dyan ka. Ay, nako. Napitawan yung duck. Ginugulo mo kami. Bitin ka ba sa LS? Oh. Iposin mo na yan. Ito. Maganda yung message. Maganda yung tanong ni Ronelo. Wait a second. And please don't forget to hit the like button po, mga kababayan. Currently, we have like 475 and then walo na po yung nagdi-dislike. Okay. Sabi ni Ronelo, Sir, pwede ho ba kung ano pa survey ng False Asia? SWS na bayaran, i-debunk nyo po. Total po, nag-survey nila na 50% of Filipinos were fear of expressing their sentiments against the government. Sige po. Actually, ho, isa sa iniisip kong i-debunk po, yung sinasabi nila na 60% mahigit ng mga Filipino ay ayaw na kumandidato si President Duterte, that they felt that the president's decision is somewhat immoral. Ngayon tinitignan mo kung nasa napunta yung duck mo. Hinulog niya sa hagdan yung duck. Oh, malditang batang to. Kung may damit ka ngayon, batiin mo nga sila. Oh. Ito yung duck mo. Halok, kinisay-kisay. Magkisay-kisay ka na naman. Sobrang kilig mo. Pwede ho, gagawin po natin yan. Each time na meron siyang ilabas na survey regarding dyan, then I will ask my colleague na i-debunk po namin. Tignan natin kung totoo bang yun ang nararamdaman ng mga tao. Okay, kaya ka lang daw nakita ni Lolo Epin. Si Quarantina po ang aming co-host dito. 5 day old pa lang po siya, parang manok. Sisiw. Nasaksihan na po siya ng mga subscribers dito. Nakahiga pa siya, then they saw her. Tapos pagka nagla-live stream ako noon, 2 months pa lang siya nagba-background noise na siya. Each time I talk,
sasabay siya, 3 months, ganyan. Hanggang sa nung nakakarga ko na siya rito sa upuan, tumatagal lang siya ng mga 5 minutes, na alalayan ko pa yung leeg. Yan, kasi hindi, ayaw niya ng ano eh, ayaw niya ng, tawag dito, solid north. Yes, yung mga gusto mag-re-upload ng video ko, feel free to do that. Hindi ko po kayo ika-copyright strike. Okay, gamitin niyo po yan sa mabuti, sa masama. Bahala kayo sa buhay niyo kung sa masama. Konsensya niyo yan. Diba? Pero kung gagamitin lalo sa kabutihan, naku naman po, bakit hindi po pwede? Pwede ho. E sinishare ko nga yan eh. Mag-isa ako, sishare ko yan sa iba't ibang groups para maraming makapanood. Oh. Okay? Pabalik ka na doon. Kagating kita eh. O, hindi mo binabati yung mga tao, ha? O, babay ka na nga muna sa kanila. Magbabay ka na. Uy! Quarantine eh! Babay na. O, babay. Babay na. Babay! Pero parang magbabay ka, nag-vibrate ka lang. Hi! O, hi, babay. O, ikaw, boss, immoral. Ano yun? O, eto. Kunin niya na. Dali! Ayan na. Laki ng bahay namin, ano, one step lahat. Naku, hindi pa nagsasalita si, ano, si Quarantina. Puro lang, wala akong maintindihan nga dyan, eh. Yan na pala nasasabi ni Quarantina. Ang bigat. O, may nagtatanong, Lolo Epen, nag-thumbs up ka na ba? O, may nagtatanong. O, si Bibi Tita Lola. Yan, ngayon lang daw niya nakita noon. Gabi-gabi kitang... Now lang kita nakita noon. Gabi-gabi kitang napanood. Ah, ganun ba? Eh, dito lagi ho kasi mula nung magbalik kami ng galing Batangas. Tapos, lagi na siya nakakatulog. Dahil nagmamaldita, sabi ko, patulogin niyo na lang maaga. O dalhin niyo rin sa mga pinsan niya. Tago niyo muna. Ako. Tapos nag-stay sila rin mga ilang, isang linggo rin halos sa atin niya sa Mandaluyong. Of course, sa loob ng Mandaluyong, sa labas Pasig. Yun. Okay, ibang messages dito. Yes po, ididibank po natin yan. Huwag yung mag-alala. Isa sa ididibank natin ay yung totoo ba na ayaw ng mga Filipino na si President Duterte ang maging vice. Pero, kailangan i-explain ng mga vloggers gaano ka-importante na meron tayong nation builders. Diba? At isa doon ni si President Duterte. At kung gusto niya at kaya niya pa naman, then why not? Diba? Alright. Sabi ni Alexa Chu, Marcos na ako, di na ako. Maniwala sa books. Ayun. Thank you. Ayun ako, buti nga kayo. Ganun lang gagawin niyo eh. Kayo, gagawin niyo ganito lang. Ah, ganun ba? Hindi pala masama mga Marcos eh. Walang iya itong mga taong ito. Mali tinuro sa amin eh. Oh, alam niyo ba ako nung nag-aaral ako, grade 5 ako noon, tapos Section Marcos pa ako. Grade 4 ako 1986, nung natanggal na alis sa mga Marcoses dito. Lang yan, nung grade 5 ako, nakalagay doon. Ba, masama yung mga Marcos. Si ano, si Ferdinand Marcos, nagnakaw ng ganito, 10 billion. Di ko, ha? Tapos sabi ng tatay ko, napakayaman ng mga to, ganyan-ganyan. Sabi niyo magnanakaw, alam niyo ba yung teacher ko? Magulo rin ang isip ng teacher ko, tuturo niya sa amin, mag-quiz kami, magnanakaw ang mga Marcoses, mamamatay tao. Oh, kaya nga nalaman namin kay aga-aga ano ang human rights violation, ano yung rape, pangingi, pangungutong. Sipin mo yun at tender age, imumulat ka sa galit. Sa galit, meron pa kaming libro noon sa sibika at kultura na dapat na iwaksi natin, kamuhian. Putris nga ako, ano ba to yung mga wordings ninyo, kamuhian, iwaksi, ay my God. Okay, so, ikaw ha, papaluin kita mamaya ng ballpen. Maingay. Ito, Gemma Garais, welcome ka po. Sabi niya, Lolo Epen, welcome ka po dito sa LS ni Boss JDB with explanations po. Okay, and Solid North, Idol, pwede ko ba ma-re-upload? Pwede po, wala problema. Feel free to do that. Okay, bigyan pa kita ng Japi tubo. O, ayan. Mas kikibiyahin ni Kuy. Sabi ni biyahin ni Kuy, makulit daw si Lolo Epin eh. And thank you po, Rebecca. Ganda ka daw, Quarantina. Maganda ko kasi yung nanay.
Okay, ang ganda rin daw ng smile. Oh, maganda rin kasi yung smile ko. Yan. Rodelito AM, sabi niya, kaya nga kulelat na tayo pagdating sa edukasyon. Imbis na mag-aral, puro rally ang galam ginawang bobo mga ng mga N8. Exactly. Di ba? Isko. Saka ba naman nakakita, eskwelahan, learning institutions, tinapayagan yung mga estudyante magbubuo ng mga grupong makakaliwa. Ang tawag nila doon is ano, freedom of, dito? Shit. Yung sa education. Basta yung ganun, lintik na mga tukako. Yan ba ang freedom? Ano klaseng freedom yan? Ang laman ng utak nyo, kalabanin ng gobyerno. Ang ituturo nyo, kalabanin ng, paano kalabanin ng gobyerno? Paano pang pabagsakin? Diba? Hmm. Sabi ni Huwad kami, pakitanong kasi, totoo, ano ang anong gold bar? Ay, teka, hindi ko mag-gets yan. Right, so tingnan baka may ibang comment. Jun Reyes, may prediction this coming election na abot ng mahigit 20 million boto ni BBM. Yan. Ako, naway mangyari po talaga yan because mas dumami pa yung mga supporters eh. Di ba? Magmula lang nung magdano siya, unang interview lang, umangat na yung survey. Tapos sumunod na interview niya, hanggang pangatlo, tuloy-tuloy na. Oh, there was a time na nagagalit na nga yung mga kakabaro kong DDS. Huwag raw madikit-dikit si Bongbong Marcos sa kan kay Pizarra. Oy, bakit naman? Ang lupit nyo naman. Di ba? Eh, noong 2016 kako, hindi nyo tinanggihan yung boto na binigay ng mga loyalist sa kita, Tindigong. Oh. Tapos hindi nyo naman din binoto si BBM. Dahil ang binoto nyo si APC. May nanumbat ba? Yes, academic freedom. Thank you po. Ate Jem. Diba? May nanumbat ba? Wala. Oh. Tapos bakit ngayon eh, maghihiwalay tayo? Grabe naman. Diba? Oh. Tapos ngayon, umangat na si BBM ng tuloy-tuloy. Oh. Paano na yan? Diba? Oh, ito pa ho. Ha? Ito, si Adolfo Hingin po, the third. Yan po, nagtitiktok po yan. Sabi ni Bayona TV, number one, ang Philippine Christian College sa Taft Avenue, mga NPA din na nandyan. Diba? Diyan sa ano, sa PCC. Grabe kasi yung ano eh, grabe kasi yung penetration ng mga yan. Pinapayagan, tsaka isa pa, Philippine Christian College, yan yung mga simba-simbahan, pinapayagan kasi nila, penetrated sila eh. Well, anyway, everything has been revealed by Ka Eric. Diba? Ito, sabi ni ano, Mike Regalado, ingatan mo yung duck mo, quarantina. Nagdiripa. Ayoko, tela eh. Pero meron kaming real duck sa baba. Yan, huwag kami, naulang ako. Yan, pang siyam. Okay, and Georgina Bandolon. Hello, JDB. Yan, kit-kit mo raw, bata ka. Yan. Exactly, Lolo Epe, nagmana sa nanay. Kaya maganda yan. So, kaya nga sabi ko sa mga ano, dati, yung mga dilawan, huwag nyo na akong laiting sigawan ng pangit, negro. 45 years old na ako. Alam na alam ko na yan. Hindi ko na yan problema. No. Unang-una, ang ganda ng asawa ko, puti. Yung nanay, ay yung nanay, yung anak ko mapuputi, maliban dun sa bunsong lalaki, kakulay ko, yun ang kasing tunay kong anak. Sabi ko, diba? Mag-usap tayo sa issue. Huwag yung ganyan na manlalait kayo. Pag wala na ba kayong maisip, manlalait na kayo. O, oh, diba? Hi, hello, how are you doing today? Yan, Ana 08. And then, Mirna Espejo. Yan, shout out po sa inyo. And then, Doc Marie. Yan, magandang gabi sa inyo, Doc. Sa Junior, yan, kulit daw, sabi ni Junior. And Alan Pinka, ang tunay na inindoso ni Tatay Digong, Bato Bongo Tandem, solid DDS for continuity. Okay, ngayon ito. Ito yung problema natin, yung ganyan eh. Inindorso. Ang tanong ito, sino nasa puso ng presidente? At sino yung pinaniniwalaan niya na merong kakayanan? Ito yung magandang pag-usapan, di ba? Sino yung, ano, oy nga pala, oras na ni Coach Jarrett, 11:15, di ba? O yung mga tawag dito, di magsuswitch na kay Coach Jarrett, feel free. Okay, so just give me at least like yung ibang mag-i-stay mo 15 minutes, di ba? Mrs. JDB, pakita ka raw, ka nga rito, hinahanap ko ni Lolo Epen para bumait na to. Hindi ka kasi nanood kanina sa live stream namin. Meron kaming live stream kanina, nandun kami sa Dolomite. Hindi ka na, unat-unat ka pa ng buhok, wala na magbabago dyan. O, dali, napakita ko sa inyo si ano, Mami ni Quarantina. So, bakit naman pwet ni Quarantina yan? Eto ho,
O, oh, yan. O, oh, di ba? O. Oh. Okay na, tama na. Ako lang may bayad rito, hindi kasali eh. Ako lang bida. O. Oh. Mahangin, may electric fan sa gilid. O, oh, baka may magtanong. Bunglo, buti hindi kinain, kinain yun. Oh, sabi ni Aris, sir, kahit kapit gatas. Okay, sabi ni Ate Gemma Camarines. Yes, sige po, Alvin Perez. Go ahead. Okay, sabi niya, sabi ng ka-church ko, false prophet daw ang pinapakinggan ko, SMNI. Sabi ko, news lang ang importante, hindi ang teaching ni Kibuloy. Exactly, hindi naman ako, pinapakinggan ko ang SMNI. Bakit? Hindi naman si Kibuloy pinakikinggan ko ron na si Kibuloy ba ang anak ng Diyos? Hindi, I don't believe in that nga eh. Oh, at ako, tingin ko naman, hindi naman lahat ng taga-SMNI ay naniniwalang siya ang anak ng Diyos. Diba? Na siya yung appointed son ng Diyos. Oh. Ngayon, sabi ni Huwag kami, tandaan nyo to, hindi to tunay na DDS. Kayo ang hindi tunay na DDS. Dahil hindi kayo makaintindi, hindi nyo alam ano ang dapat pagbasihan natin. Diba? Ano ang dapat pagbasihan natin pagpili ng kandidato? Oh, wala akong sasagot. Si ano lang? Si Huwad. Huwad kami. Oh. Sige nga ho, ano ang dapat pagbasihan sa pagpili ng ibobotong kandidato sa darating na halalan? Ayun, pakisagot. Pag hindi mo nasagot yan, kayo ang peke. Dahil kayo ang mga dilawan, ay mga pinkish na pala ngayon, na magiging pula eventually. Diba? You're getting closer to the red. Diba? Kasi nga, parang yung kusina ko. Oh. Kasi ayaw nyo sa mga Marcoses, ayaw nyo kay BBM. Diba? Oh. Eto ngayon, pakisagot lang yung tanong. Anong dahilan ang kailangan nating pagbasihan? Oh, eto, sa mga ka-DDS natin, ano ang dapat pagbasihan natin sa pagpili ng kandidatong iboboto natin? Yung ano, yung quiet quarantine? You're pissing me off. Ano magiging basihan natin? Ha? 'Di ba? Ano magiging basihan natin sa pagpili ng kandidato? 'Yun lang dapat po palagi ang tanong natin eh. Oh. 'Di ba? 'Yun lang. Ang dapat hong basihan palagi ay ito. 'Yan. Ito po ang basihan palagi. Ang basihan natin ay kakayahan. Kakayahan. Napatunayan ang kakayahan. 'Di ba? O paano naman ako naging sinungaling? Eto nga, sige. Ano ang proven na kakayahan ni Senator Bato? Diba? Wala pa. Binoto rin naman namin si Senator Bato. Pero pagdating sa pampanguluhan, abe ibang usapan na to. At saka isa pa, totoo ba talaga? Ha? Totoo ba talaga na siya ang napusuan talaga ng PDP laban na maging standard bearer? Hindi. Nalaman na lang niya yan nung sumablay na ang pamimilit nila nung last day ng filing, hindi nila nauto si Sara. Kaya nga ang kanyang kapansin-pansin dito, dalawang punto lang. Una, ang COC ni Senator Bato, HNP. 'Di ba? HNP. Bakit HNP? Kasi yun naka-reserve talaga yun for Sara, na ang partido is yung local party niya, regional party niya na HNP. Diba? Ngayon, nagkaroon ng pangalan ng Bato. Diba? Nang ano, yun syempre, pangalan niya, De La Rosa. Diba? Pangalawa. Sinabi niya, na siya daw, yan ay matagal ng plano ng PDP, tinatago lang daw nila. That's a pure lie. Bakit? Ha? Bakit naman kasi nungalingan yan? Eh, yung sumunod na interview, sinabi niya. Oh, ano sinabi niya? Huwag kami, pakisagot. Ang sinabi niya, tinawagan ako ng lakusi. Ha? Mga alas tres ng hapon. O, siya na yung ano raw, tatakbo, siya na yung magpa-file. Kasi hindi si Sara pumayag. Diba? Kasi nga lumabas na si Sara sometime around 1 or 2 p.m. O, sa public television, nagpasalamat sa mga makukulit, pero ayaw niya. Hmm. Diba? Yeah.
Kaya isang malaking kasinungalingan na si Bato talaga ang original na kandidato ninyo ng PDP Laban. And besides sa kakayahan na lang, haler, pagbasihan na lang natin. Diba kasi dapat doon pinagbabasihan sa kakayanan. Oh, ano na ba ang napatunayan ni Bato sa pagiging senador? Maaaring magaling siya, pero tignan natin muna, 'di ba? Bigyan niya ng panahon, tapusin niya ang termino niya pagka senador. Then saka natin i-evaluate, kaya ba talaga niya maging presidente? Ah, kasi ho sa akin ang criteria ko pati sa ang aking basihan po, pati sa vice president. Eh dapat po yung magiging vice president na iboboto natin kahit saang partido pa yan. Ako hindi ko kailangan ng itaas-taas pa yung kamay. Hindi kailangan yan. Hindi ko mo tinaas ang kamay, magaling. Di ba? Tinan mo naman si Maroja, seller, itinaas ang kamay. Ano man ang pinagagawa ni, ano, ni Marojas noon, nung senador pa, nung nandyan pa siya sa bilang cabinet secretaries, di ba palipat-lipat, laging sablay. Oh. At tanong isa pa, kung ngayon ang halalan, ano ang kahihinat na ni Bato? Hindi ba't sa mga survey, anong nangyari? Ha? Massacre. Score ni Lenny at saka ni Senator Bato hindi nagkakalayo. Oh. Ang tanong ko nga, eh nasaan? Oh. 'Di ba? Nasaan ang mga supporters talaga? Oh, ang taong bayan nag-iisip na. Sino na lang ba yung mga diehard talagang mga makukulit diyan? Ito yung mga diehard na peking DDS. Ha? Kalayo sa kalooban ng mga Duterte towards the Marcoses. Bakit? Sa mga tunay na mga DDS, dapat inline sila sa kalooban nila President Duterte. Oh. Paliwanag ko sa inyo, ah. Yan taas-taas ang kamay na yan. Okay? Taas-taas ang kamay. Baka hindi nyo nalalaman, obligasyon ng presidente na itaas ang kamay ng listahan ng mga pangalan na binigay sa kanya ng kanyang mga kapartido. Na yan ang line-up natin. Endorse mo yan. Ayaw man niya sa gusto, may nakakataas sa presidente. Alam niyo ba yan? Ang nakakataas sa presidente ay, ano? Ha? Partido. O, sabi ni Docs, asawa ni BBM, Araneta, tulad ng asawa ni Irene. O, eh ano naman ngayon? Those are individual. Those are different people. Di ba? O. Magkakaiba naman yan. Ito, babalik ko sa inyo. Sino ba ang asawa ni Sara Duterte? Hindi ba't pamangkin ng mga Carpio? Ng mga demonyo kumakalaban sa tatay niya? Oh. Diba? Ganun lang naman yan eh. Ang kinakailangan natin dito is the individual that we're talking about. Ano ang kanilang isasagot? Ano ang kanilang ipangaharap? Paano nilang hinahandle yung mga trabaho nila? Yun ang tinitignan natin eh. Oh. Diba? Ay nako. Huwag kayong high blood masyado na ganyan. Pag wala kayong may argumento, sinungaling, mga ganun. Hello, tigilan yung hako. Diba? Oh. Ang sabi, paano nagkaiba? Sabi, paano nagkaiba? Ewan ko sa inyo. Ay, nako. Ganyan lang yan, mga kaibigan. Tignan nyo na lang palagi. Ano yung dapat na magiging basihan natin sa pagpili ng ikakandidato natin. Kung kayo tunay na nagmamahal sa Pilipinas at hindi kayo mga NPA, ha? Iisipin ninyo, itong taong iso iboboto ko, taong ipopromote ko, merong kakayahan. Bakit? Terrible naman tayo naman. Ang ating bansa, Diyos ko po, we have been deprived. Ha? We have been deprived for, ng, sa mga development na kailangan natin for almost 40 years in equivalent. Tayo nakangangan na lang, inuuto na lang natin ang sarili natin during the time of Pinoy. Ano sinasabi natin? O, tinan mo, huwag na pagkamitin ng NPA. Bakit naman? Ah, sabi na natin, world class na tayo. Nangya, world class. Mga, sabi ko naman nun, mga uto-uto. Hindi tayo world class. Napag-iiwanan tayo. Huwag niyong utuin ang sarili niyo. We are the tiger economy. Mga uto-uto, kung talagang naging tiger economy tayo ngayon, panahon ni Pinoy, di sana naramdaman ang bulsa nyo kumapal. O. Diba? So, ay nako. Ngayon nga lang dumating si President Duterte in harmony with the Marcoses pa. Tapos, mga supporters ganyan. Alam nyo, sabi ko nga eh, sa mga DDS, dalawa yan.
Yung ibang mga peking DBS na mga pro NPA, yung mga pro NPA, pro Makopa, yan yung mga tao na educated ng Catholic school, educated ng UP, educated ng mga eskwela ng mga Katoliko. Yan. Diba? Mga textbooks ni Cory Aquino. Yan ang mga ganyan. Oh. Sila yung mga tao na merong hindi maipaliwanag na galit sa mga Marcoses. Mga hindi maipaliwanag na disgusto sa mga Marcoses. Nakikiargumento, martial law. Tanong, nabuhay ka na ba ng panahon ng martial law? Oh. Diba? Sabi ron, bayaran ka, no? Naya na naman kayo eh. Pag sinabi nyo ako'y bayaran, sabihin nyo yung presyo para naman medyo kapanipaniwala kayo. Eto kayo pa, bayaran ba kayo ng mga NPA na mahilig magano, mahilig magpabagsak ng gobyerno? Alam nyo, ginagamit ng mga NPA ay ito eh. Ha? Ginagamit nila si Sara. Ginagamit ng mga dilaw si Sara, Ibangga kay BBM. Bakit? Para magkahatian ng boto, para parehong matalo. Panalo ngayon ng manok nilang si Sko. Di ba? Oh, basang-basa na namin kayo, Jose Maria Joseph. Sabi ni Jun Reyes, CIA ang dumukot sa mga Marcos, hindi NPA. That is correct, CIA po ang mga ang dumukot sa mga Marcos. Sabi ni Romel, ibalik ang Nutriban, ibalik ang murang dili. Okay, oh. Paano naman kami naging, wala na ba kayong maiargumento kundi sinungaling, 'di ba? Mga ganun-ganun na lang. Pasalamat nga kayo, wala pa rito ngayon ang mga komento ni Engineer Rodolfo Reyes. Eh doon pa lang may pag hindi pa kayo na-enlighten, ewan ko na kung kung talagang may puwang sa inyo ang pagmamahal sa ating bayan. 'Di ba? Oh. Sabi ni Jun Reyes, ako buhay na ng martial law. Oh, ng martial law time. 'Di ba? Etong mga nagngangalngal dito, ito yung mga taong kailan lang sumulpot sa planet Earth dito sa Pilipinas, nas ipakala mo ang dami ng natutunan sa karanasan ng panahon ng martial law. Ako, ang panahon ko isa sa first batch na nakaranas kung paano nag-switch ang Pilipinas magmula sa matinong pagtuturo patungo sa katarantaduhan. Saan ka nakakita ng mga kabataan at tender years? Tuturuan kayo na magalit sa pamilyang Marcos, magnanakaw, mga ganun-ganun. Maraming nakasampang haler. Diba? Tama ba yun? No. Tapos may tatay ako, may magulang ako na, uy, masama daw si Marcos. Diba dati bumibili tayo ng meron tayong kadiwa dito. No. Bumibili na ako ng panahon ni Cory Aquino ng bigas. Full truck is na yan. Yung dati kong binibili ng murang-mura, nagbili na ako ng 8 pesos, nagbili na ako ng 18 pesos. Isipin nyo yun, ang bilis nagbagsak ng ating ekonomiya. Tapos ngayon ang kwento, during the time of Marcos, bumaba yung sweldo. Nung panahon ng ganito, nung 19 ganito, tapos ng ganitong panahon, ganito na lang ang sinusweldo niya. Eh ano naman ngayon? Dumami naman ang nabibili. Kasi sa... Ngayon, marami kang sweldo, malaking sweldo mo. Sabihin natin, you're getting 700 pesos a day. Ano naman ang mabibili mo? Kakaunti. Eh noon, tumataas ang presyo. Bakit? Bago nabaguhan kayo? Nung araw pa, it's a global trend, tumataas ang presyo. Bakit? Because the raw materials, yung nagkocontrol niya, nagsusupply. Nagtataas din ang presyo. Oh. Okay, so yung ibang mga gusto nang lumipat, pwede na po tayo mag-switch key coach Jared. Alright, so I think I have given so much for tonight. Okay? For the enlightenment ng ating mga kababayan. Muli po, maraming salamat. Eto, teka, sabi ni Nina and Lolo USA Channel, Sir, iniligtas ang mga Marcoses ng mga CIA dahil merong intelligence, papatayin silang magpamilya. Yan po ang totoong asawa ko ay sundalo noong panahon na yun. Okay. Yan nga po yung sinasabi na, kasi ganito ha, etong mga NPA, itong mga RAM, magkakasabwat na sila, lulusubi nila. Totoo naman yan eh, sinasabi naman talaga rin yan sa kasaysayan na kung hindi na itakas daw ng mga CIA ang mga Marcoses, baka hindi malaman, kung hindi ma-drawing kung anong kalupitan ang dinanas nila. Eto naman ngayon, tama po kayo dyan. Yun po yung purpose na kanilang sinasabi. Pero ngayon eto,
Ha? Ito. Mangyayari kaya ang mga bagay na to kung hindi kinalaban ng CIA si Marcos? Diba? CIA ang gumagalaw, kinakalaban nila yung mga tao na hindi nila makasundo pagdating po. Totoo yun eh. Yan naman talaga, nabasa ko rin yan. Para ho palitawin ng Amerika na sila ay nakatulong sa mga Marcoses, na sila ang savior. Ito ngayon ang tanong ko. Itong tanong ko. Nasaan yung mga dokumentong kinuha nila sa mga Marcoses? Ba't hindi nila binabalik hanggang ngayon? Diba? Nasaan na? Kung talagang nakatulong, tumulong sila sa mga Marcoses. Yun lang. Ba't hindi nila binabalik hanggang ngayon sa mga Marcoses? Hindi naman kanila yan eh. Who are they to confiscate those documents? Diba? Ba't din nila ibalik? Oh. Pinalilitaw lang nila, talagang niligtas nila. Sabihin natin, oo. Kasi sila rin naman ang may kagagawan eh. Magmula nung gustuhin ni Ferdinand Marcos when he suggested na magkaroon tayo ng Asian dollar. Magkaroon tayo ng sarili nating currency na mag-unite sa mga Asyano and eventually magpapabagsak ng value ng Amerika. Doon na nila sinimulan na pabagsakin ng pabagsakin si Ferdinand Marcos. They even support the NPA. Diba? At kung talagang kakampi sila ni Marcos, ba't din nila winipe out ng mga NPA rito, Aber? Oh. Bakit hindi sila nagbaba ng mga Amerikano? Hindi nila kailangan paalisin ng mga Marcoses doon? Bakit hindi nila hinarangan itong mga, diba? Itong mga, ano, itong mga RAM? Oh. Kasi nasa control pa ng kapangyarihan ng presidente. Ang armed forces natin, ilan lang naman ang arm, ay ang RAM. Oh. Diba? Kung unti lang naman. Kaya tama po yung sinasabi ninyo. That is part of the history. Thank you so much for bringing this up tonight. Yan. Totoo po yun. At yun naman, tama rin sinabi ng inyong asawa. Okay, thank you po. Shout out po sa inyo, Nana and Lolo USA Channel. Yung mga galit na galit sa mga Marcoses, ito yung mga hindi nakatikim ng ano eh, ito yung mga hindi nakatikim ng Nutriban, ng Klim, hindi nakatikim ng ano ng ano niyo yung mga yan. Ito pa regarding sa Nutriban, sinasabi hindi raw yung kay Marcos ang project. Ito daw po ay proyekto ng USAID. Sa tingin niyo kaya kakalat dito ang Nutriban kung hindi rin dahil sa Marcoses? Sa tingin niyo kaya itong windmills sa Ilocos Norte, hindi rin hong kakalat kung hindi dahil dito sa magkapatid, kina Bongbong at kay Aimee, kung hindi nila sinupinili na masup at suportahan na yan ang maitayo. Diba? Diba? Kesa sa golf course. Oh. Hindi naman yan pinatayo ng mga Marcoses pang sariling gastos nila. At yun ang mga sinasabi ng mga tao ngayon na kumakalaban eh. Hindi yan project ni Bongbong, hindi yan sa mga Marcos. Halor, sinabi ba nila sila nagpagawa? Meron bang loyalista? Ah, sorry. Excuse me. Meron bang loyalista na nagsabi, Marcos nagpatayo niyan, gumastos sila dahil mahal nila ang mga Ilocano? Wala. Di ba? Wala. Oh, eto na lang kigo. Sabi ko sa inyo, kahit nasabihin pa ni BBM, suportahan natin ito si Bato, hindi ko yan masusuportahan. Bakit? Una, hindi ako naniniwala sa taasan ng kamay eh. Mas naniniwala ako sa kakayahan eh. Paano kay pagkakatiwala na ang magiging vice president natin ay dapat kaya niya ang pagiging presidente, kaya niyang maging presidente. Eh kung doon lang 15 months dinelay mo yung upgrade ng mga hospitals. 'Di ba? 15 months bago pa magkaroon tayong pandemic, nasa mesa mo na. Bakit mo tinenga? Ilan na tuloy na matay diyan na hindi nila nasagot na nagamot ng maayos? Oh. 'Di ba? Ay nako. Sayang. Tapos ituturo si Drilon daw yung nakapag-delay. 4 hours is nothing compared to 15 months. Haler. Oh, tapos mamadaliin ang pagpasa ng batas. Wala nang debate. Bakit di ka kasi makasagot sa mga simpleng tanong? Yung staff taranta na ng research, pareho ni Manny Pacquiao. Sa mga ganyang tao ba pag sa pagtitiwala natin? Oh. Eh kung nagkataon lang itong si Bongo, eh hindi ito, kung si Bongo eh hindi ito nakatapat kay President Duterte, I don't think aangat yan sa survey.
Oh, eh kung matandem pa kay Manny Pacquiao yan. Oh. Sige nga, tignan ko nga mga yung mga DDS na hindi nag-iisip, hindi lahat ha, yung mga hindi lang nag-iisip, yung mga umaasa lang sa taasan ng kamay. Walang isip-isip, taas lang ng kamay. Oh, sige nga, suportahan niyo pa ba? Pacquiao endorses Bongo as his vice president. Tapos walang President Duterte. Walang Rodrigo Duterte. Oh. Basta ano lang, ganun. Kunwari, wala talaga si President Duterte. Silang dalawa lang. Tingin nyo, be honest, susuportahan nyo si Bongo. Oh, sige nga. Oh. Ay, nako. Magpapasurvey ako ng ganyan. Tignan natin kung ano magiging resulta. Magpasalamat kayo sa mga loyalista. Magpasalamat kayo sa mga DDS ha, na nag-iisip ng kakara sa bayan at ng unity. Dinadala nila si Senator Go. Oh, sabi niya, walang Bongo if wala si PRRD. At walang BBM kung walang FEM. Tama. Diba? Pero ang tanong ito, saan nakabase ang suporta nyo kay Go? Sa kakayanan ba? Diba? Okay, so mga babayan, maraming salamat sa inyo sa isang masaya at mainit na ating tanakayan. Tinulugan na tayo ni Quarantina. Bye-bye po sa inyo, Lolo Epen. Shoutout po sa inyo. Uy, no hurt feelings ha. Usapan lang to. Isyong politika lang. Walang magkakaaway-away tayo rito. Lahat tayo mga Filipino. Okay? Kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan, let's continue the discussion tomorrow. Okay? Bye-bye! Uy, huwag niyong kakalimutan, mahal kayo ng Panginoong Diyos. Bye-bye po. Salamat po sa mga nagpakulay. Maraming salamat sa inyo. That will help us a lot. Okay? Bye-bye! Thank you po. Tumitilaok na yung mga manok.